balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programa ang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad. Traffic na traffic ang ginagamitan dito ngayon. Kung saan naman siya. Pero kasama siyempre natin siya bukas. Oo. At ang ating bukas din po, yung makakasama natin ang ating special anchor tuwing Tuesday and Thursday. Si Attorney Secretary Larry Gadon na nung kanyang birthday nung March March 1st oh, ay na labas na labas sa social media na kasama niyang SM Foundation at sila ay namigay ng mga Nutri-Packs ang tawag nila. Alam mo parang Joel itong maganda yan, maganda yan. Itong Nutri-Packs na ito tradisyon na ito nung panahon na ayaw ko lang sana magsalita dahil mahalata tayo pero panahon natin may mga ganyan eh. Natatanda mo yung klim, yung klim. Klim, milk. Milk. Baliktad. Oo, na baliktad na ano, na milk. Pero yan eh, yan ho ay powdered milk na nagiging mga masarap na masarap na gatas na pinapainom sa mga elementary schools no at that time and nakakatulong na mabuti. Nung panahon naman ni Pangulong FM ay Nutriban naman. Masarap din yun. Masarap din yun. Masarap din yun. Pero maganda tong programa ni Secretary Larry. Again, siya, nakikipag-touch base siya sa mga private sector, gaya niyan, ng SM Foundation. Para tumulong sa ilang mamaya nating nangangailangan. Pwede naman, I think yun as a presidential advisor for poverty alleviation, maka-concentrate lang siya sa 3 or 5 sectors na can make a difference one way or the other. Oo. Maging patularan yan ng iba't ibang mga ahensya. Malaking bagay na yun. Gaya ng binanggit natin sa kanya, ito nga, yung nutrition program, no? Kasi, alam mo itong nutrition program, yung milk at saka yung USAID yan eh. Oo. At saka yung Nutriban. Pwede natin i-revive ulit ito. Ewan ko lang kung bakit hindi napagtutuunan ng pansito. Pero I hope, Secretary Larry, you will be able to handle this himself, no? And bring this to the attention of the President because itong milk, itong clim, at saka yung Nutriban comes from the USAID. These are excesses of US manufacturers. Okay. Kagaya ng milk, imbes na itapon ng mga Amerikano yan kung saan-saan, ipadala nila dito and we will handle the distribution and feeding programs for our school children. Yung naman Nutriban, wheat ito eh. Oo. Comes also from the surpluses of the US. Because there is a program in the US called PR48. Okay. Public law. Public law number 48. Which pertains to agricultural products that the US can provide to other countries such as the beneficiaries such as the Philippines. I don't know why we are not now availing of that because that is a program na kumbaga long-term program. Parang binibili mo yan almost zero eh. Ah, parang bigay yun eh. Parang bigay na. Oo, I hope the department of agriculture i-repackage dito and then I hope the department come up with programs ma-distribute sa mga lalo sa mga kabataan. Eh, iniintindi ko nga parang Joel kung bakit hindi na ituloy ito. Palagay ko, dahil dun, itong ating mga importers because we import 98% of our milk requirement. Okay. We import. And then, pagdating sa wheat, we also import. Ini-import natin yan. Ay, wala tayong, maswerte na tayo kung may 5% tayo na pinoproduce. Na tungkol dyan sa, para sa bread at lahat. I think malakas ang naging lobby ng mga milk importers at saka yung wheat importers. Na i-curtail lang. Na i-curtail ito. Talaga? Huwag papasukin. Kasi, this can be a program ni Secretary Laurer at saka ni Secretary Gadon. Pwede nilang pagtulungan ito
so that we can again get the Americas, the US government, to help us in this. We do not just need weapons. Let me put it that way. Because they are very heavily involved. Bakit in, naman i-curtail nila or they will lobby against it? Hindi naman to commercial transactions. These are, ano, diba? Napaghahalata sila eh. Laki naman ng inyong pinapatong dyan sa, ano niya, ito, nakukuha nga sa Amerika ito ng ganito eh. Eh, tapos yan ang patong ninyo. Naman kasi kaya gustong-gusto kung iko ito. Dahil kahit si Paring Conrad binabanggit to eh. Pagka ang malnutrition tamaan ng mga bata, wala na yan. Apektado to hanggang sa hanggang sa huli. Active life. Hanggang sa huli. Their, ano, diba, ability to learn, mag-function as a members of society. Ano na, yung apektado. Yung nga sinasabi, yung nga yung BB program ni Larry. Batang busog, malusog. Eh, dapat lang, workout natin. Hindi yung nasasanay tayo sa mga candy, kung ano-ano, mga sweets at lahat. Ang dami nang involved kasi dyan na businesses eh. So, nawawala yung nutrition program natin eh. So, sana may pang-balance eh. Alam mo, hindi naman masama na nagbi-business tayo at lahat. Ayusin lang natin para nutritious naman yung ating pinamimigay at pinagbibili sa ating. At the same time, ang government, using its powers and moral suasion, makapag-balance ba? Para lahat ng ating mga kababayan, na mga lalong-lalo na mga kabataan, mabigyan ng pagkakataon na maayos yung kanilang growth, maayos yung kanilang paglaki, pag-ayos lahat para they have ano, they have equal chances. Para may laban-laban naman sila. May equal chances. Oo. Sa pagtahak sa buhay. Yun ang ating pinagsasabi. Yun ang ating palaging sinasabihan. Give ourselves and our people, especially those who are already disadvantaged by other means, the opportunity to get even, to work out things para sila naman magkaroon naman ng pagkakataon na sumagana din ang kanilang buhay at maging matiwasay ang kanilang paningin sa hinaharap. At parang sa lipunan natin yan, dahil hindi naman pwedeng yung, diba, yung meron lang isa tayong maliit na elite, di ba? Na ika nga eh, yung mga may advantages sa buhay, sa katalinuhan, makapasok sa mga magagandang eskwela, makapasok sa magagandang kumpanya, o kanila lang lahat yung mga negosyo. Titira sa mga villages na napaliligiran kayo ng mga informal settler communities, ika napaliligiran kayo ng mga gusto ba ninyo yun? Ayaw nyo rin naman ng gano'n kasi hindi yun. Ayaw naman ninyo yun eh. Una na gusto natin eh. Kasi yan ang nagkakasanhin ng krimen, kung ano-anong di pagkakaunawaan. Diba? Malaking problema yan. Sinasabi nga natin, no one is an island eh. Parang ganun yan. You cannot be an island unto yourself. And it starts with nutrition nga eh. Kasi gaya nga na sinabi ni Paring Conrad, naglabas siya dati ng mga studies eh. Mga batang talagang hindi... Stunted kagad ang growth nyo. Stunted kagad ang growth. Kasi sinasabi nga, alam naman natin ng lahat yan. Kaya nga yung Universal Healthcare Program is part of the whole effort, no? Para yung growth ng ating mga kabataan ay maayos. Kasi magmula sa day one ng pagkapanganak hanggang sa, ang sinasabi nila palagi, hanggang maging 3 years old ka, that is the time when you have to really be as available ang nutrients sa iyo as much as possible para paglaki mo, mas maayos ka. And then tuloy-tuloy yun, of course. From day 1 to 3 and then from 4 to ganito, may ganyan mga requirements eh. And the Nutrition Council of the Philippines has come out with all of those things eh. So sana naman ma-work out na mabuti. Mabuhay ka, Atty. Larry, eh, pagpatuloy niyo yung magandang gawain yan. At sana sumunod din na maraming mga conglomerates natin, mga private sector companies gaya ng ginagawa ng SM Foundation. Diba? So, mayroon din naman sila. May mga kanya-kanya din sila. At even at the lowest levels, sa mga probinsya, may mga ganyang programa. Pero ang kailangan lang eh, comprehensive at saka sustainable. Right, yun lang naman ang kailangan. Kaya natin binabanggit yung pwedeng pagkunan ng iba pang mga paraan para makunan natin ng mga ganyan na mga Nutri-Packs at lahat din. Yung nga, yung PL48 ng Amerika. Meron din naman mga ibang countries, meron din ganyan. Canada, for example, and all the other
big countries na nagbibigay ng ganyan sustainable na sustain. Sana pati ako I believe in that, nutrition sana. Yan ang magandang CSR activity sana gawin ng mga maraming kumpanya. There is another program that matindi returns niyan eh. Oo. There is another program that perhaps we can work out properly given ano lang bigyan lang ng safety and processes at lahat para maging maayos naman pati yung commercial requirements nito, no? I'm talking about, alam mo parin Joel, may mga ganito eh. Every day, at the end of every day, itong mga fast food, lahat, etc., and all of these restaurants, saan nila dadalhin yung kanilang surpluses? Yun nga eh. Sana mayroong paraan, ma-centralize yan or whatever it is, maging maayos para yung mga yan pwede pa namang ano eh pwede pa namang maipakain ulit eh surpluses yung yan ba ikaw bakery ka tapos for end of the day syempre fresh bake ka na naman sa susunod oh. Isa mo dadalhin yung hindi na ipagbili okay ano yung iba dinodonate nila sa mga simbahan okay. Na tuloy-tuloy yan pwedeng pagpagsayahan ng panahon ni Paring Larry na marami parang yan. Gawing programa talaga. Programa talaga yan. Program. Na maayos. Oo. Hindi yung nangyayari ngayon, itong mga kababayan na mating kuminsan, yung mampagpag, nagkaroon ng ano, ay, diba? Oo, if you remember, nagkaroon ng problema tayo yan. Tungkol sa pagpag. Imbis na magkaroon tayo ng pagpag na programa, di gawin natin maayos. Kausapin natin itong mga ito, mga bakery, mga fast food, lahat, etc. Paano ba natin will work out in para hindi naman kayo magiging problema commercially at the same time, safe ang mga yan na pwedeng ipamigay ulit at lahat. Ganon din sa medisina. Ganon din sa medisina. Yung mga mag-expire in 3 to 6 months na magagamit pa, iano na natin kung paano natin gagamitin para may bigay natin dun sa mga nangangailangan. So, baka pwedeng yan ang mga programang total na umpisan na rin lang ni Larry, yan ang mga programang iyano ng kanyang opisina. Pwedeng trabahuin yan, ma-consolidate lahat itong mga ito kasi marami rin tayong wastage eh. Tayo, hindi lang tayo mayroong problema pagdating sa production ng ating basic food requirements, may health requirements at lahat, medical requirements, may problema tayo sa wastage eh. Oo, totoo. Paano natin maayos para yung wastage na yun ma-minimize at magamit. Magamit na mahusay, maayos para sa ating mga ibang mga sektor na mga kababayan na nangangailangan ng ganyang pag-aruga at pagpapahalaga. No? So, yan, mga ganyang programa, baka pwedeng tingnan ni Paring Larry. So yan, isa yan, food, nutrition, etc. That includes production and ito nga, yung wastage, pag-aayos and lahat. One program. The other program, yung pinag-usapan natin the last time around, also for purposes of job opportunities because in the final analysis, ang gusto natin mangyari ay ang ating mga kababayan ay hindi nahihirati sa ayuda. Kundi nabibigyan ng oportunidad at sila naman ay capable na tangkapin itong mga ganitong oportunidad o hanapin itong ganitong oportunidad para sila ay maging productive sa kanilang pamumuhay, no? Yan, ang isa dyan, yung tungkol nga dun sa pag-re-revive ulit nung the entertainment industry of the Philippines. Okay. Kasi matagal tayo nangunguna sa ganyan eh, naunahan na tayo ng ibang mga bansa. Kagaya ng Korea, wala naman yan dating inherently na masigasig na cultural entertainment industry. Ngayon, nangunguna sila. Matindi ang kanilang pangunguna. Eh, nauna tayo dyan sa mga yan eh. So, dami natin mga pagkakataon na pwedeng work out in. And that can be a part of the job that Larry, Secretary Gadon himself, can undertake. Na siguro napapabayaan na rin o hindi masyado napapahalagan ng ibang mga departments kasi siyempre yung mga ibang departments may mga specific na mandates na kailangan nilang ayusin eh. So yan, baka pwedeng paghalagan. Pero in the meantime, paring Joel, meron kaya tang sasabihin tungkol dito? Anong nangyari? Okay, nagulat din tayo, may gumulantang na balita sa atin. Well, kahapon pa to eh, na pumalaw na pala ang award-winning actress na si Jacqueline Jose
o Mary Jane Gack, ang tunay niyang pangalan, ha, sa edad na 59, ngayon kinumpirma ng talent management ng actress ng PPL Entertainment, itong balitang to, natagpuan yata si Jackie din sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villas sa Quezon City na wala ng buhay. Hindi pa natin alam mga detalya. Humihingi ang naman ng pamilya ng veteranang aktres ng respeto sa kanilang pagdadalamhati sa biglang pagpanaw ng aktres. Nakikiramay po kami si Jacqueline. Siya magaling na artista to. Oh, magaling. Magaling na artista. Nagulat ako, papanood ko lang nito recently. So ano yan, both theater at saka movies na artista. Oo, nakikiramay kami sa kanyang pamilya, sa pamilyahan at mga mahal sa buhay. Biglang biglaan ito na siyempre. Ewan ko, may pa-flash kayo, wala naman yan. Wala naman, wala pa. Pero susundan ho natin yan sapagkat, ayan, alam mo, kung totoo yung sinasabi nila na siya ay nadulas. Ganun ba? Yun ang lumalabas. Nadulas daw sa bahay. Sa bahay. Walang kasama. Na walang kasama siya. So, alam mo, yan ang isa sa mga nagiging problema ng mga tumatanda ka. Kagaya ni Paring Conrad. Madudulas. Panahon na natin to para medyo anoy natin. Ako, may nangyari kami. Kilala mo yung kaibigan natin, baka nakikinig. Ha, baka, pero nangyari sa kanya si Paring Roger Garcia. Oh. Na magaling mag-golf. At, walang ginawa yan kundi na mag-golf course. Batikang kasama namin sa Hanap Buhay sa media, sa public relations. Mm. Abay, nadulas dati sa banyo yan. Aba, that was last year. Mag-isa lang siya. Tapos tumama ulo niya dun sa, siyempre, banyo yan. Actually, yan ang naging... ang laki ni Roger, 6 foot. Parang si Paring Conrad yan. The bigger you are pala, the harder you fall. At saka, ang laki ng katawan nun. Na-hospital siya, medyo natagalan, pero ngayon maayos na. Hindi, mabigat. Pero ingat daw talaga, bro. Lalo ingat na sa atin mga tumatanda. Minsan, akala mo, nakatapak ka sa lupa, natapak. Hindi pala. Yung ganun eh. May nangyayari hong gano'n na hindi, minsan ako maganda na, rin, ano eh, di ba merong mga binibili ngayon, yung mga slip, ano yun, anti-slip nilalagay sa sahig ng banyo. Nakakatulong yun. Tapos yung mga, ano, yung mga mahilig sa, yung mga cobblestones, pumunta kayo sa Intramuros, doon sa malapit sa San Agustin. Madulas yun. Hindi, ano ka? Uneven yun eh. Uneven surface yun eh. Baka bigla kang madulas na, yung mga gano'n. Sa banyo, yung mga ganon, may mga nangyayari yung ganyan, aksidente nga eh, kaya ang aksidente, kaya importante yung... Ingat. Ingat lang. Kagaya sa akin minsan, akala ko nakatapak ako sa lupa, hindi pala. Kaya minsan nagaganong ka eh. Kasi kailangan minsan namamanhid ka. Kailangan ka ng mga banyo rin pati, mayroong mga hawakan yung kakabitan. Importante yun, yung panghahawakan mo. Kapitan mo. Na... dumadami po ang ating mga seniors. At yan, palaki na. Mahirap yung disgrasya ng ganyan. Mahirap yung nadidisgrasya ka na, lalo na pag wala kang kasama sa bahay. Ay mabigat yun. Which is yun ang sinasabi na dito kay Jacqueline Nuse. Wala yatang kasama nung nangyari yun. Oo. Sino magdadala sa kanya? Sino nga dadala sa kanya? At least madala siya sa ospital at lahat. Mm-hmm. Si Paring Roger ba nadala kagad sa ospital? Ha? Nadala naman kagad. Pero you can just imagine yung takot din niya. Dahil, siyempre. Kasi pag nadulas ka, hindi mo mahaharang kagad wala yung kamay mo. Wala. Siyempre, mabasa yun. Di madulas. Oo. Baka pati sa susub-sub ka pa nun. Pag ganun na nangyayari. So hindi natin alam dito sa kay Jacqueline kung ano nangyayari. But yeah, ingat lang po tayo. Sinasabi namin. By the way, kanina nabanggit mo nga yung entertainment industry. Yes. Over the weekend, nanonood ako ng Netflix eh. Nainis ka na naman? Hindi naman. Mayroong mga pelikulang Pilipino at series nalalagay na dyan sa Netflix. Pinsan platform eh. Tama yung platform ng Netflix, ng HBO, ng Disney. Nakakapasok na tayo sa ganyan. Yung napanood ko pa man din, pwede nyo subukan panoorin yung Shake, Rattle, and Roll. Maganda ba? Institusyon na yan eh. I think 16 ng version to. Ng Shake, Rattle, and Roll. Pa to, meron eh. Ngayon yung bago, pwedeng ilapan, in fact, nangingibabaw doon sa mga Korean tsaka iba pa. Kasi meron naging hit na Korean na ganyan ang ano. Hindi. Kasi maganda na rin yung ating technology, yung CGI, yung at tsaka nakakayanan na natin. Yung mga director natin. Ang gagaling. Ang gagaling. At very, tuloy ikaw eh. At ang gusto ko pati, kasi tayo eh,
Pag-usapan mo yung mga edad na. Itong mga ilang filmmakers natin na iaangkop na nila sa millennial sensibilities na natatawa ka na, ah, ganun ba? Kaya ako mas naintindihan ko ngayon uli, na naintindihan ko lalo ngayon yung TikTok at mga ganyan. Oh. Ah, ganito pala paggamin ito, mga influencer, mga ganyan-ganyan. So, panoorin nyo, maganda, i-shake rather role sa Netflix. Yung latest version. Kasi ang shake rattle and roll, bro, ano yan eh, yung nakakatakot. Usually it's about ghosts. Yes, yes. About supernatural. Abi, ang Pilipino, ano, ang galing din, pare, ano, yung bang de, kung aya. And this one pwede nating ilaban sa ibang bansa kasi may ano, may subtitles eh. Kaya nga na nasa Netflix eh. I think that's a new ano. Ayan ang isang bahagi ng entertainment industry na pwede nating pasukan. Kasi ang dami nating mga pelikula na magaganda. Maganda. Pwede natin ilabas dito sa mga platform na ito. Ang hinihiling lang nung ating film industry, and may nasa news yan last week, I think tinanggal na yung tax... incentive? Hindi, binigyan silang tax incentive. They're being taxed kasi to death at times eh. Ah. So meron na silang VAT, pero tinanggal yung may ibang business tax na tinanggal para makaluwag-luwag naman sa mga producer na hindi sila ganong mabigatan, di ba? I think the VAT is still there, but yung other taxes kasi nila meron dati. Na ewan ko bakit nagkaroon eh, na tinanggal. Ang pwede rin pating bigay, and meron kasi sa Department of Trade and Industry, your favorite department. Oh, okay. Actually, nasa balita na naman siya. Namaya, By Department of Trade and Industry, they have what you call a creative fund. They do? Yes. And isa pa yan. Yung creative fund na yan, originally, it was meant to be para sa mga IT, etc. Yung ganun. Mga incubators ba? IT, research, and everything else. Baka pwedeng mag-ilagay ulit yan at dagdagan. Ilagay naman natin din sa entertainment industry. That includes everything. Songs, etc. And every movies and everything. Para, kasi, and this is true for all the development projects, ha? Because entertainment is a development project. Yung pre, before you can actually do a film, siyempre meron kang research, meron kang kailangan gagawin, script, etc. And then if you get into film already, yung mga gagawa ng mga props, yung mga ganong klase, eh, ilan ba naman ang producers dito sa Pilipinas who can afford those things, di ba? Government has to incubate eh. Ganyan din para dun sa mga gumagawa ng games. Kasi malaking business ito ha. The gaming industry, we are not talking about yung mga isabong whatever. No. We are talking about yung mga ginagamit ngayon. Meron kang championship sa kanyan eh. Gaming eh. Pati yung pagde-develop ng mga ganun, na malaking business din naman talaga yan. Eh, you need some incubating fund. Kailangan ka, there has to be a fund, and that should come from government para ma-incubate mo yung mga ganyan na mga talents at lahat. At sinasabi mo yun ng DTI, it could be part Nandun of sa their DTI ambit, yan, nasa kanila rin yan. Workout na ninyo yan, boss. Baka naman natutulog lang yung pondo na yan at hindi natin nagagamit. Wala eh, ang pondo nila napupunta sa press release. Ito, gaya nito. The Board of Investments has around 2 trillion. 2 trillion pesos worth of investment leads. Mamaya kakausapin ko. Mostly renewable energy. Mamaya makakausap ko si Undersecretary Rodolfo ano ba leads, pare? Pag leads, ibig sabihin eh. Ng BOI, Board of Investments. Mabait na tao yan eh, yung undersecretary natin doon. Mga big ticket renewable energy projects include solar power projects, both offshore, onshore. As well as manufacturing and data center industries. Pero kung 2 trillion, maganda to. Leads nga lang. Pag sinabi mo lead, There is a company that's coming in. It's also being hosted by us. Different stages daw. One of the biggest data center groups. Malaki yan, bari. Malaki. And mga data center, cloud. That's the big thing now. Big thing ngayon yan. And it's going to be get bigger as we speak, no? Si BOI Undersecretary,
siyang vice chairman ng ano ng Board of Investments. Mm-hmm. So mamaya magpupunta ako doon. Ah, ganun ba? Kakausap ko siya. So I better ask him. Pero data centers 'yan, ha. Kasama na 'yon. Kasama na 'yon mga good data centers. Iyan ang the next big thing nga talaga. Sa totoo lang. I do know kasi some of the telco companies are also going to that in cloud computing, cloud centers, ganun. Maraming ganun sa na pwede nating but anyway, just to finish off yung BOI na press release, they have seen a 73% increase in total approved investments to 1.26 trillion. 61% of which are from foreigners. So hindi na kailangan ipakialaman ng konstitusyon. Yan naman pala, foreign direct investment yan. Then titignan natin what particular areas are these investments in. No? Oh. I'll talk to you, Sec. Rodolfo, mamayang hapon. Oh. I have a meeting with him, so we'll be able to handle these things. Top country sources, by the way, Germany daw, 393 billion, Netherlands, 333 billion, Singapore, 21.45 billion. So, I'll try to get some information from him para ma-work out. And then, meron kasi din pati, and this is one thing that we would like to look into properly, kasi may mga iba, ang investments nila are goods, pare, hindi pera. Like for example, ganito. I know of a company in Cebu. They are building 7 towers. Part of that gagawing parang IT centers, the others are data centers. Yung IT in the research at saka yung mga programming lahat etc. Ang investment ng kanilang foreign partner are goods, steel bars. Wow. Yung mga ganong klase. Oh. Computers. Yung mga ganong klase. So, yun, it's not in the form of cash. It's in the form of actual, the requirements in building that particular building. At saka, yung equipment that will go with the operations of the company later on. Mm-hmm. So, yan mga yan, minsan, hindi nakukuha yan sa pesos and centavos hindi. Immediately. Hindi. Kasi you have to work it out first, etc. and everything. Baka ganyan din yung iba, kagaya ng Germany. I'm sure mga Germany, baka equipment yan. Mga ganong klase. At big lang. Thing pa rin. Oh, big thing kasi pa. Yan ang magta-translate. Down actual, the line. Into actual production. Downstream. Importante yun. Which is what we are also trying to explore. With the Indian, alam mo, very, very aggressive ang Indian companies din na pumunta sa Pilipinas. Just like the Chinese before, there was a time na talagang the Chinese manufacturers are coming in. And of course, ngayon, yung mga Indian naman, in areas where they are really excelling, kagaya ng healthcare and medical care. No? Mm-hmm. So, malaking bagay ito. All we have to do now is to make sure that those pledges come to some kind of realization. Di ba? Yun ang importante. Yun they do not just stay as pledges. Ang oras po natin, alas 9:33 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola Bola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad. Good morning, paring Conrad. Good morning, paring Joel. Good morning, sir. Good morning. Pare, babanggitin ko lang kasi over the weekend din, may nakasama akong kaibigan ko to entrepreneur, medium small scale industry, si paring Noel Bonggat. Hi, Noel. Kilala to. Golfer din to. Actually. Pero yun nga, siya at saka yung misis niya, they've been doing their part, nagsiset up sila away from their other businesses, yung para sa mga tauhan din nila, pagkain, small and medium scale industry, whether it's a franchise here of isang pagkain na outlet, ganyan, at hindi sa Maynila. Sa Daet, Camarines Sur, ganyan. Itong darating, sabi niya, itong mandated na legislated wage increase daw. Para daw hindi papatayin sila. Pero sabi niya, hindi ba ito napag-iisipan ng mahusay na sa ating mga
lawmakers dahil sabi nga hindi mo pwedeng i-legislate daw ang national. Kasi iba yung income level ng region. For example, dun sa Daet, iba dito sa Maynila. At saka yung ano, yung... It will be difficult daw for lower income regions to attract investments dahil pinapantay mo dun sa Maynila. Na iba naman para bang hindi ba pwedeng mapag-isipan to? Dahil, oo, napaprop up daw yung magandang ang branding, ang... ng ating mga lawmakers ginulpi mo naman yung ano yung hindi yun lang small and medium scale industry. Sabi niya magtatanggal ako ng tao pag ganyan. Yeah. Sabi niya ang laki ng epekto eh. Sabi yun niya hindi naman sweldo eh. Sabi niya yun naman ang, yun na nga sinasabi natin palagi pa rin Joel, yung mga entrepreneurs nabanggit lang ni yung mga nag-uumpisa pa lamang lalong-lalo na mahirap talaga yung legislated wage hike nationally. Hindi, saka kababangon lang nila daw sa pandemic. Precisely. Eh, sabi niya, wala. Eh, pag ganito. Kaya nga na dati, averse tayo dyan sa national wage hike. Kasi nga, kaya nga tayo nagkaroon ng ano regional wage boards eh. Para magkaroon ng... kasi ang ating, you know, ang ating development states, magkakaiba eh. Uneven eh. Iba. Hindi uneven. Naman... Hindi naman pare-pare Manila yan. O kaya Cebu, o kaya Davao eh. Pati ngayon Cebu, Manila, Cebu, Davao, mga urbanized areas na to, magkakaiba pa rin ang cost of living, lahat, kaya, et cetera. May regional tripartite wage board. Kaya nga meron regional wage board. Para talagang pinag-aaralan nila, ano yung... Anong pwede dito na ano sa wage? Region, hindi naman sa ayaw natin, ang ating mga kababayan ay mabigyan ng karapat-dapat o maayos na... na sweldo, no? Pero you take a look at this. A lot of our workers are in the underground economy. Bakit sila underground? Kasi hindi sila kayang minsan pasweldohin o mabigyan ng benepisyo in the formal sector. Kasi nga maliliit itong mga ito, nag-uumpisa pa lamang at lahat kagaya ni sinasabi ni parang Joel si Noel. I mean, sweldo, SSS, PhilHealth. Kasi dami. Ang sweldo, kaagad, ang problema mo sa sweldo na tinaasa mo yung minimum wage hike, magkakaroon ka agad ng distortion. Kasi aabutan yon nung susunod na ano eh. Halimbawa ngayon, kung halimbawa ngayon eh 100, halimbawa lang, 100 ang minimum. Meron naman sumusweldo sa opisina mo na 150, 160, ganyan. Dinagdagan mo yung minimum ng 100, di 200 na yun. Dalampasan na niya yung 150 na empleyado mo. Yun, manghihingi yun siyempre ng wage hike at lahat. And then, in addition to that distortion, yung wage distortion na sinasabi nila, mayroong implication yan sa pag-ibig, PhilHealth, kasi mandated contributions to mga ito, SSS, etc. Ang dami na. Ang dami mo nang papasukan na lahat. Kaya dati, nung panahon ni President FM, sa halip na sa wage magkakaroon ng, ano, ng adjustments for purposes of providing benefits to our workers, ang inaano na lang yung you enroll yourselves to the sector, halimbawa PhilHealth, etc. You enroll your employees. Number one yon, kasi hindi naman masyadong ganong mabigat yon. Hindi. Number two, pwede mo silang bigyan ng isang sako ng bigas every other month. Yung mga ganong klase, makakatulong ka pa sa agricultural sector. So, may mga iba't ibang, o bigyan mo sila ng, ano, ng transportation incentive. Bigyan mo sila ng additional benefit for transportation. Yung mga ganong klase, hindi associated sa wage kasi yung wage has a lot of implications. Maraming implication daw sa mga negosyante. Lalong-lalo na sa mga negosyante. Ano bang ginagawa ngayon ni Noel? Well, sa totoo lang, meron pa rin siya yung security agency nila. Yung that's their family business. Yes, yes. Kanila mga kliyente, sila Hansi, sila ano, yes, mga... Yes. But other than that, they've, yung ilang anak nila or whatever, para... Empleyado. Nag-negosyo rin ng ano, whether it's a franchise, diba, sa pagkain, gano'n. Saka maraming gano'n. At hindi sa Maynila because growing, nag-uunlad na unti-unti yung ating mga regional. Hindi, saka ito. Ang isa sa mga
malakas na mag-invest sa mga probinsya at lahat, mga overseas workers. Right, oo. Eh, pinilaya mo kagad sila. So, pag ganyan, tatanggalin ko muna yung ibang tao. Dadagdag ako ng trabaho na lang itong natira. Oh, diba? Multitask ka na. Parang, and meanwhile, hindi ka makapag-expand gaya ng gusto mo sana. Nasira yung business plan mo. Sabi niya, it'd be better na let's grow the economy first. Diba? Yung para... Which is what we have been advocating for a long, long time. Palakasin natin. Palakasin natin. Yung mga nandi dyan na, huwag natin silang patiklubin. Tiklubin na kagad. Yung mga nandi dyan niya, pasiglahin natin ng mabuti para ma-work. Ganyan din yung pakiusap natin dito sa mga mall owners. Sana, bigyan ng pagkakataon yung mga nandi dyan sa mga mall na makahinga muna bago taasan yung kanilang mga rental. Ganun din, sa totoo lang. So, kasama na ho lahat yan sa pag-aayos ng ating mga businesses. In the meantime, parang Joel, tayo ay kinokongratulate natin si Carlo Biado, yung nanalo, world champion, Carlo Biado, sa 10 ball. Ah, okay. Pool. Pool. World championship, nanalo siya. World 10 ball championship. Naging 3-1 victory over Japan's Naoyuki Ui. So, meron tayo dyan. Dati, tayo yung pinakamagaling magdating sa pool. At lahat, nandyan sina Embata Reyes, yung sina, yan, sina Marlon Manalo, sina Carlo, ito, si Carlo Biado ngayon, siya ang champion. At lahat, marami tayong mga ganyan na pwedeng pag we can excel sport na pwede tayong na world class din naman, world sport at lahat. And syempre, of course, we're looking forward to the challenges na matatapos na daw ngayon yung PAL Inter Club kaya ang naglalaban na ngayon yung East Ridge at saka South Woods. Mga players na galing sa East Ridge at saka South Woods. Ito po yung pinuntahan ni paring Conrad dyan sa Cagayan de Oro at saka yung PAL Inter Club. Nabubuhay din lahat ngayon yan at lumalabas na maayos ang programa na ito. Pasummer na kasi. Dumadami yung mga traditional na mga games of summer. Pati yung mga shows of summer. Meron ngang air show dyan sa Pampanga Yung regular na air show sa Pampanga. Dati lagi namin pinanunod yun. Maganda. Maliit pa yung mga bata. Maganda. Maganda yung air show dyan. Maganda. Then, kaya maganda dun. Sa Clark, ginagawa yan. Sa Clark. You can stay in any of the hotels dun. Dahil marami na mga gandang matitirahan dun. And then, pwede kayong take in the air show. Kain ng konting kapampangan cuisine and there you go. Masarap ang pagkain dyan. At world class siya dahil at saka yung marami tayo yung mga Air Force natin, yung mga stunt pilots nagko-compete. Hindi naman nagko-compete. Sila? Papakita. Air show. Kaya maganda. Yung nga yung ating sinasabi palagi. Tayo dati, we have the famed Blue Diamond. Yan yung isang squadron ng ating Philippine Air Force na nagsoshow palagi, air show. Sila dati ang pinakamalakas, pinakamagagaling. Pati yung nila sa on air, no? So, ngayon, nagkaroon din naman ng ganyan. Ang kasama naman natin lately over the weekend was South Korean Air Force. No? Ah, ganun, oh. Yes, nagkaroon ng ganun. Ongoing pa yan, dapat mapunta. Sana tuloy-tuloy yan. Gusto manood din, pero hindi. Wala lang. Dati, magaling. Dati, napapanood natin dyan yung Blue Diamonds. Na mga magagaling nga, actually, magagaling nga ating mga piloto. At sila ay hinahangaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami tayong mga piloto na nagpipiloto sa mga foreign airlines. Pati sa Middle East Airlines, pati dito. Yung mga iba, yung Cathay Pacific, yung iba naman dito sa Taiwan, yung iba sa China, yung iba sa Japan, Korea. Siyempre, ang problema lang pag nag-ano ka sa mga foreign airlines, dahil matuto ka ng basic na ng kanilang lingwahe o dialect kasi. Siyempre, although
internationally English naman ang ginagamit, yeah, pero iba na rin yung alam mo yung yung language of the host countries. Napaka-importante nun. Meron din akong babanggitin sana na isang event, sports event din to. Ito medyo magiging controversial tayo ng konti rito. It's been hugging social media for the past couple of days. Kasi itong nakaraang 10 taon o mahigit, merong isang event na nangyayari ngayon tuwing Enero. Ito yung BOSS o BMW Owner Society of Safe Riders. Meron silang Ironman Motorcycle Challenge. Now, matindi to. 1,200 kilometers in under 24 hours kailangan tapusin. Now, maganda to. Tapos kailangan motorsiklo mo, hindi kailangan BMW. Basta 400cc and above. So, yung malaki. Diyan yata sumasama si Senator JB. Precisely, kaya medyo controversial nga. Kasi ganito ang nangyayari, sir. Hindi to karera, sa totoo lang. Kailangan marathon. You have to finish it at a certain time. But over the years, nagkakaroon ng mga aksidente. Kasi, let's face it, nagiging karera na. Kasi binababaan nila yung time nila. At ako nakikita ko minsan sa social media, pinupush nila, may speedometer ka kasi sa motor mo eh. Aba, nakikita mo, tumatakbo na naman 1.20, 1.20. Mabigat yun. But they're doing it on public roads, bro. Mabigat yun. Ba't wala mga marchers yan? Meron, pero let's face it, bro. Marami dito mga mayaman, may kaya. So, bragging rights bragging to. May club-club sila. They have their own language. May clubs. I have to admit, kasama si Senator JB dito. kaya nga, maraming nasa, ba't tahimik siya? Kasi may mga aksidente na naman nangyari. At ang problema, itong nakaraan, may mga aksidente yung inosente, yung mga nanunood sa or nagdadaan lang sa kalye. Dapat may marshal yan. Dapat isara muna yung kalye, ganyan. At let's face it, may history naman to dati. Nagkaka-rally, car-rallies noon. Pero ang rally. Pinasara, tulips ang tawag doon, yung certain portion. Dati, rally Pilipinas yan eh. Pero ito parang nagiging cannonball run ang tawag nila sa state. Although stricto na ngayon ang Boss Ironman, may mga rules sila, and they penalize mga riders na nag-aabuso. Hindi mo mahinto lahat. Kasi yung accreditation, di ba nila pwedeng masukan yun? Mayroon, may mga tickets sila. The problem is ngayon is, I don't know if you've seen, but a 400cc bike and upwards, matulin yan, sir. Pero yan ilalo na may mga daan sa Pilipinas na maaksidente ka talaga. May ruta naman yan, di ba? May ruta, pero hindi maiwasan, mayroong mga aksidente nangyayari. At dahil nga sa reckless riding ang nangyayari. Now, there have been calls na itigil na daw ito. Kasi sabi, ang pagmumotor naman eh, kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng bad reputation ng pagmumotor. Dapat dyan sana, you just easy going, sige, mag-cross country ka, tigil ka sa mga, kain kayo dun sa mga tabing daan, na mag-picture taking. Ito is the exact opposite. Talagang rat-ratan kayo para to give the shortest possible time. Yeah, so, kaya, while strict na ang Ironman, itong Boss Rides, nagkakaroon ng aksidente, and that's the controversy ngayon na sa social media, mayroon nagpipetition na itigil na daw yan. Tapos yun na nga, kinukall in the question si Senator JB daw, ba't tahimik? Ba hindi tahimik? Kasali siya eh. So, but again, I don't want to put any bad lights into the organizers nito. Dahil marami namang respectable dito at mga may rules sila lahat, but hindi talaga maiwasan. Kailangan lang siguro sa mga gusto mag-record kasi set a record ganyan. Pag ganun, nakita ko yung ibang video yung talagang umi-iskwala talaga yung motor tapos tatama sa inosenteng sasakyan o try. Kailangan lang natin ang kailangan lang natin siguro diyan is number one, discipline. Para lalong-lalo na din sa mga riders na yan at lahat, no? And then, of course, yung marshalling. Yeah, kasi that's important. Yung, at pati yung pagrurutahan ninyo, several hours before dumating yung mga motor na yan, nasabihan na, ito. In other words, merong, parang sa Turo Blueson dati, may nangunguna eh. Before you even get to anywhere, nangunguna na yung mga, Masaklap pa din ito, again, Kong Jonat,
It's become worse over the past few years dahil sa social media. Marami sa sumasali dito dahil, I have to admit, marami dito may kaya. Mm. 400cc bike is expensive. Upwards, lalo na kung BMW, Harley, or Ducati, whatever. Mm. Marami dito mga vloggers. Hindi Ducati, ha? Hindi Ducati. Marami dito mga vloggers. Kaya sila nag-ano. Gusto nila yung mapakitang, okay, tinga mo, ha? Ganyan, ganitong kabilis ako. A lot of them, may minamarket ng mga produkto. Yeah. So, may minegosyo pa. So, it's become, medyo mahirap din i-marshal, mahirap bantayan. So, yun, kasi ang rules mo kasi, hindi naman dapat karera. It's really, finish this course in this, under this time, and you are a finisher. Eh ngayon eh, hindi lang finisher ang habol ng mga iba. Number one, na dapat 24 hours, si gagawing 12 hours. I mean, ibig sabihin talagang rumatrat siya. In some roads na talagang hindi ka dapat nagraratrat. So, and this is very dangerous, bro. I'm an advocate of safe riding. It is dangerous to the rider. It is even more dangerous perhaps. So, the bystanders. Hindi kasali. Mm. Dahil, a sleepy town, Samba. Kasi, may Luzon at Mindanao. Hindi, teka muna. So, 24 hours across, all over the country? Yung ruta nila? Meron silang gagawa silang ruta. Ruta. May Luzon leg at may Mindanao leg. So, separate yan. Hindi ba sila nakikipag-ugnay naman lang sa local governments? Technically, they do. I don't want to be unfair sa organizers. I'm sure they do. Mm. But again, bro, you know how it is. Ang hirap mag-police niyan. Lalo na ang lalaking bike niyan, nakakarating kung saan-saan. Baka sagasaan ka pa. So, they're doing a yeoman's job of trying their damnedest to regulate it, to marshal it. But ito na naman. I think they recorded 4 accidents. Merong isa, babae pa, yung nakita ko. Tumilapon? Kasi, babae, biker din siya eh. Laki yung bike, mas malaki pa sa kanya, ganon. So, these are things sometimes hindi mo ma... Pag nagkarera talaga kayo, tapos nagkarera kayo, na yun. Eh, isang puto lang dyan, tilapong ka na eh. That's another thing. May mga advocates, okay, hindi namin hinihinto yung right nyo magkakarera yung mga bike nyo, mga priced big bikes nyo. Pwede bang gawin nyo sa track? Huwag naman dyan sa... Magmuha tayo ng isang malaking track sa Batangas o sa ano, dyan kayo mag-iikutan. Huwag dito sa run na ito. Kasi there are some, dahil public roads to eh. Public roads to, may mga dumadaan, sabihin natin sinara mo, hindi nasaran yung this part, may dumaan pa rin or something. Nakalusot. At saka if you take a corner too fast, sa big bike, talagang pag nagkamali ka dyan, tilapong ka. Ikaw na masasaktan, makakasakit ka pa na iba. It's a simple. At saka yung maski na mag-ano ka na, di ba? Alam ko na yung mga iba eh. Yung gumanong ka, yung masyado ka, kung naano mo doon, hindi naman kaagad... Ang tawag na, nag-overshoot sila dun sa kanilang lane. No? Eh, hindi mo naman kaagad mahihinto yun eh. Hindi. Gaganong ka pa dun, di ba? Eh, well, some of them, magagaling na, bibitawan nila yung kanilang... Ay, pag binitawan mo yun, may bystander doon. And remember, this is a 400cc bike and upwards. Ang laki niyan, bro. Pag binitawan mo yung maandar pa yun. Maandar pa yun. Mm. May tatama. May tatama so it's really a controversy right now. And they're asking for help sana sa some of our legislators sana, kaya ni Senator JV, na paano natin... Yung mga organizers, ayusin natin. And there are, mga... Enforcement ang... At may mga bikers na talagang antay na antay sa kanila dahil, look, kung gusto nyo gawin to, gawin nyo sa isang track. Huwag nyo gawin sa public roads dahil every year, nangyayari to eh. Tapos, ito pala yung controversy pati. Last week, yung organizers ng Boss Ironman, yung BMW, parang wala nangyari. They were saying we congratulate ourselves for organizing a very successful successful event. Ngayon galit na galit yung mga ibang bikers dahil may mga namatay. Anong successful pinagsasabi nyo? So ngayon nag-world war sila, bro. I don't know saan patutungo to because every year naman ganito, but this was particularly worse yata itong this year dahil may na-accidenting mga rider, may mga accidenting pang bystander. So, ganyan mo, binitawan mo, hindi mo tinama. May tatamaan doon. Hmm. So, ang kailangan talaga natin dyan is enforcement at saka education, information. And then, sana yung accreditation medyo maliwanag right. Para yung marshalling will be easier.
That's true. Kasi meron naman mga martial arts mga ito, pero kailangan medyo mas disiplinado ang pag-aayos. It doesn't help dahil, again, Boss Iron Man, Big Bike, definitely mga medyo matataas na tao at kaya sa lipunan natin itong mga to. So, they have clout. But dapat nga sila nga nangunguna sa pagdidisiplina dyan sa ganyan eh. Hindi naman nakukuha sa clout yun. In any event, parang Joel, we just wanted before we leave, before we, for this, for today, no? We would like to, with our president and our delegation in the ASEAN-Australia Summit. Good luck and sana maging maayos yung ating participation dyan. Maganda naman. The president will be staying for 4 days in... he just left last night in Melbourne. Melbourne is a very, very... nice city. Maganda naman yung ano dyan. They have research and development programs there. And they have new convention centers and ganda the like. Dyan, sa ganda. Melbourne, no? It's a, ito lang para I hope the president was properly advised. Mm-hmm. The Melbourne is the center of the international left movement. Yeah. So, he should be... So, expect meron na he should be prepared. Yeah, he should be prepared. For that purpose, no? Kasi doon nga sa Canberra. Oo, may mga nag-walk out. Doon mismo, sa parliament. Mga senador. Oo, hindi nag-walk out. The Senator Rice, yun naglagay ng ano, ng... Tarpaulin doon. Tarpaulin doon. Sipin mo, lawmaker siya. Siya parang, she was escorted out. Oo. Well, may protocol naman talaga. Magprotesta ka, escort out ka. Oh. Tapos, ginawa niya. Ginawa sa labas. Doon sa labas. Nag-join siya sa mga nag-rally. Joined the rally. And the president should expect that. Eh, kayang-kaya naman ni presidente yung mga ganyan because he's used to these things. And again, it's not the majority of lawmakers. Yeah, no. Ilan lang talaga. Because like you said, there's... Green Party yun eh. Oh, ng the left. So, oh. And then, but Melbourne may be even worse kasi nga nandoon lahat. So far as deliverables, we're expecting really sa defense at sa... Defense, some investments and the like. Kanina nga, tinext ako yung hinost natin dito na plenary group, which is a fund management company involved in health and education. Sabi niya, and all other things, asset management. Sabi niya, we will be hosting your president in our convention center. Ah, gano'n? Okay. They were the ones who built that convention center in Melbourne. Good luck, Mr. President. Good luck. And speed. Sana successful. Sana successful. Meanwhile, gusto ko lang manawagan sa mga Taguig at Makati. Yan! Easy. Nakita na natin yung video, nagtutulakan at huwag po. Diyan po, baka mag-deteriorate po yung... huwag na, dami pang pag-uusapan dyan. Tsaka sana, judge, ikaw ang nagbigay ng permit. Sumama ka doon, judge. Sumama ka naman doon sa pag-serve nung... Lalo na Sunday. Sipin mo yan. Ay, wag. Bago ho tayo magwala dito. Kasama nung nandiyan sa tayo po ay nagpapaalam na sa ngalan ni paring Joel Laksamana, paring Conrad Banal, at saka siyempre ang ating special anchor pagdating ng Tuesday and Thursday, Secretary Attorney Larry Gadon. Siyempre, ito po yung kaibigan Jonathan. Larry, Lutriban Gadon. Yan. Ito po yung kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing maraming salamat. Huwag ho kayong alis. Huwag kayong kukulap. Nandiyan na. Ang ating susunod na programa Ronda Pilipinas with the award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. Ibubulong ko na lang ho siya. Napakasarap po ng kanyang bangus. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.